So isa-isa na pong inaalis muna. Inaangat yung mga naglalakihang bato dito sa gilid ng seawall. Ayan, so merong truck dito na naka-standby. Station 240. Bali ito yung pangatlo, no? Pangatlong tagas na matatakpan kung sakali. Kuya Rose, good morning sa inyo at sa mga kababayan natin na nagsusubscribe sa inyo. Ako bilang isang empleyado at talagang nakakatuwa yung ginagawa ng ating pamahalaan, lalo-lalo na dito sa PRRD administration, na talagang walang iniisip kung hindi ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. So through our bilang secretary Ruiz Imato, talagang todo-todo yung pagpapaganda dito sa Manila Bay. So hinahikayat natin yung mga kababayan natin na pupwede na lang masilayan ito. Kasi dati-dati, di ba, kahit dun sa service road ng Ruas Boulevard, yung grabe pagka low tide ganito, maamoy mo talaga. Ngayon wala eh. So ang isa sa indicator yan, marami po tayong nakikitang mga luminipad na ibon rito. Ibig sabihin, pati mga ibon natutuwa sa pagpakuan sa ganda ng environment dito sa Manila Bay. Ibig sabihin yan, nabubuhay yung mga isda, may mga nakukuha sila. Otherwise, kung walang nakukuha ang isda, ay talaga hindi mamamasyal yung mga migratory birds dito sa Manila Bay. So nakakatuwa mga kababayan, talagang walang iniisip ang administrasyong PRRD kung hindi ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa Manila Bay. Yeah. Oh, thank you. Maraming salamat po. Okay po. Yun po na once again, Engineer Alexander Arboleda po ng MMDA. Ay, nandito po sila ulit ngayon kasama ang DNR, mga tiga-DNR para sa inspection. Kahapon nandito rin po sila sa may Padre Paura. Sa ngayon, eto. No? Ayan, no? Tuloy-tuloy yung, kung maririnig po ninyo sa screen, ay tuloy-tuloy yung pagpapump ng tubig papunta doon sa may Remedios, and papunta po yan ng ating STP. Doon banda sa may unahan pala, ayan, no? Umpisa na pong inaalis yung mga bato doon sa may tagas sa Station 240 para nga po tuluyan na itong matapalan. So andyan sila yung mga contractor. Ayan, kasi sa ating likuran, nag-umpisa na po magtambak ng buhangin. Sa ating unahan, nag-umpisa na rin po magtambak ng buhangin. So bale, magiging salubong po yan. At medyo malapit na nga yung tinatambak ang buhangin doon banda sa may tagas. Kaya ayan, ginagawa na po ngayon. And dito naman sa ating likuran, yung gagawin nga po nila na parang bike rack and vertical garden, ay ito na po. Ayan. So nag-start na sila dito maglagay ng mga parang fence na bakal paikot dito sa mga takip na to para nga po maiwasan yung syempre, no, baka may matisod, may mahulog na paan ng bata dito. So may mga butas pa. So ayan, no, lalagay nila ng bike rack and vertical garden. Yung area na po yan, na andyan na nga po, nakikita na natin ngayon na binubuo na po. Binutasan. Ayan, silipin din natin dito. Ayan, yung tinakpan, no, silipin lang natin saglit. Ayun, so bali ganito na pala yung mangyayari dito po sa ating outfall. Ayan, oh. So meron lang siyang maliit na butas which is i-connect dyan sa ating HDPE pipe. 380 meters ang haba po niyan, pero ito po ay nasa 85 pa lang po, no. So bandang dun, banda sa pinakagitna ng dagat, i-release yung
mga storm water na manggagaling dito sa mga paligid po ng Padre Paura. So ayan, no, ito na siya. Zoom natin. So ganyan po ang mangyayari. Meron dito, ayan po yung nagtatambak ng black sand. So dito, ayan, kinakabitan na rin nila ng stainless railings itong hagdan, no, sa tabi lang ng outfall ng Padre Paura. And silipin natin yung ginagawa nila dito para nga sa pagtatambak ng, I mean, pagtatapal ng tagas dito sa May Station 240. So ito na yung ilan sa mga bato na inaalis, no, para doon sa tagas. Bakit tayo? Meron na silang mga naalis dito ng mga bato. Ayan po. Yun, ano, yung gitna banda, oh, eh medyo malapit na sila dito sa Station 240 yung nagtatambak po ng buhangin dito sa mga batuhan. So kailangan na talaga po itong maayos yung isa pang tagas dito sa May Station 240. So isa-isa na pong inaalis muna, inaangat yung mga naglalakihang bato dito sa gilid ng seawall. Ayan, so merong truck dito na naka-standby. Ito lang po, no, sa may kabilang side. Ayan. Itong bakal na ito, ito yung ginagamit nila naman po for sand filling ng mga gyro tubes. So andito na siya sa mismong harap natin, yung bakal na yan. At tuloy-tuloy na nga po yung pag-aalis ng mga naglalakihang bato dito sa gilid ng seawall para sa pagtatapal ng isa pang tagas dito sa May Station 240. Bali ito yung pangatlo, no, pangatlong tagas na matatakpan kung sakali.